Hi guys, for today's video, ayun, naisipan kong maglakad-lakad kasama ang aking pamilya. So ayan, so pag maglakad-lakad tayo guys, kailangan nating magdala ng tubig. Ayan yung tubig. So apat kami iinom sa maliit na yan. So ayun, nga habang naglakad-lakad kami, may nakita akong lettuce dito sa bahay. Ang ganda ng tubo. Paglakad-lakad namin guys, napunta kami dito sa session at ayan ang daming tao. At alam nyo ba kung sino pinagkakaluguluhan ng mga tao dyan? Si Green Man. Ayan, nandyan si Green Man. Dito siya sa may baba ng session. Lagi nakapwesto pag Sunday. So, ayan yung aking dalawang bulinggit kasama ko. Ayan. Ayan, nakita namin dito si Green Man sa isang sulok. Ayan, pinaypayan ng kanyang kasama. Nahimatay yata or napagod. Ayan siya dyan. So, ang daming taong napipicture sa kanya. Sikat to siya ngayon. Sa mga hindi nakakilala, sikat siya ngayon dito sa Baguio, si Green Man. Meron na din siya mga mall shows, guys. Kaya, so sa mga gusto makita si Green Man, nandito lang siya sa session every Sunday at nasa Malcolm Square yata siya every Friday and Saturday. Yun yung alam ko kasi nakikita ko siya doon pag dumadaan siya. So ayan, pinapaypayan siya ni ng kasama niya at kasi magpe-perform na siya doon sa kalsada sa session nga kasi ang dami nag-aantay sa kanya doon. So ayan ang ating Green Man. Isa na din siya sa mga attraction dito ngayon sa Baguio kaya nagdadala siya ng mga turista dito kasi pinupuntahan talaga siya ng mga turista dito sa Baguio. So si Green Man ay napapagod din kaya kayo pag medyo nag-i-stricto si Green Man, huwag nyo siyang anuhin kasi napapagod din siya, tao lang din si Green Man. Ayan, pupunta na siya doon sa kalsada. So, ayan, mabait yan si Tito Noel kasi noong nagtatrabaho ako sa hotel, nakasama ko yan siya doon. Siya yung nag-ka-clown doon sa isang birthday doon sa hotel na pinagtatrabuhan ko dito sa Baguio. So, mabait yan si Tito Noel. Sobrang daming tao talaga dito. Lalo na nung sumikat yan si si Green Man. So, marami-rami talagang tao lagi sa session every Sunday. At may mga tinda-tinda din kasi dito ng mga products ng Baguio, mga gawa nila dito sa Baguio. So, maraming nagpupunta din. At maraming ding mga mimes, maraming ding mga cosplayer dito sa Baguio. Kaya masaya dito sa Baguio. Kaya akyat na kayo! And aside kay Green Man guys, meron din si Dancing Lolo ng Baguio, si Lolo. Alam ko na feature na to siya sa Jessica Soho last Sunday. Ayan, napanood ko din yun. Ayan, yung anak ko gusto siyang bigyan ng 20 pesos. Ayan, gusto daw niyang ihulog doon sa box ng ni Lolo. Ayan, ang galing-galing niyang sumaya. At nakita ko doon na instructor pala talaga siya ng dancing noon sa mga schools, ganun. Ayan, tuwang-tuwa naman yung anak ko, nakahulog siya doon. So, ayan, good luck, Lolo! So, after nga sa session at nagpunta kami sa SM, naglakad-lakad lang kami at kumain kami saglit. Ayan, tingnan mo ang view ng SM. Ang ganda talaga. Ito yung pinakamagandang SM na napuntahan ko kasi ang ganda ng view dito sa taas. Lalo na yung view deck sa taas ito. Ang ganda-ganda ng sky garden sa taas. Ayan, ang sarap ng weather. Malamig. As in, masarap talaga dito sa Baguio'ng tumira. And we are blessed na nandito kami sa Baguio nakatira ngayon. Ayan, ang ganda. Hindi pa Pasko ha, pero ang dami na niyang mga lights dyan. So, ayan, pwede ka mag-picture-picture dyan sa may arc na yan. Doon, pwede ka mag-picture-picture. So, diyan. Siyempre, may paganyan ganyan tayong effect sa hagdanan. Ayan, ang ganda niyan. Tapos, ito yung view sa pinakataas ng SM Baguio. Ang ganda-ganda. Yan yung University of Caldereras. So, diba? Ang ganda-ganda talaga ng view sa Baguio. So, after pala namin nag-SM, guys, bumaan din pala ako dito sa pasalubong center ng palengke ng Baguio. Kasi nga, uuwi ako sa province namin. Namili lang ako ng konti. And, kumain din kami sa isang masarap na karinderiya dito sa Mayrimando. So, ayan na. Pagkatapos niyan, umuwi na kami. At nag-jeep lang kami kasi malapit na lang kami sa bahay namin. So, ayan. 11 pesos na pala ang pamasahe ng jeep dito sa Baguio. So, yun lang. Bye!